Araling Panlipunan 5, Quarter 3, Week 2, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Hello kids, it's me, Teacher Prel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Prel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Araling Panlipunan ang pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Sa nakaraang aralin, ang mga paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol ay lubos mo nang natutunan at naunawaan, lalo na ang kahulugan nito. Nalinang din ang iyong kakayahan na maipaliwanag ang mga epekto ng kolonyalismong Espanyol sa pagkabansa. Sa araling ito, matututuhan mo ang kahalagahan sa pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Kaya bilang mag-aaral, ikaw ay inaasahang una, nakikilala ang mga Pilipinong nagtanggol sa bansa laban sa mga Espanyol. Pangalawa, naiisa-isa ang mga pagtatanggol ng mga katutubong pangkat ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. At pangatlo, napahahalagahan ang pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Ngayon ay suriin ang larawan sa ibaba. Tungkol saan ang larawan? Ano ang ipinahihiwatig ng larawan? Ang larawan ay nagpapakita ng pagtatanggol ng mga katutubong Pilipino laban sa Espanyol. Sila ay nakikipaglaban upang ipagtanggol ang bawat isa laban sa kolonyalismong Espanyol. Pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Kristyanismo at makabagong paraan sa pangangalakal ang ipinatupad ng mga Espanyol sa Pilipinas upang lubos itong masakop. Sari-saring reaksyon ng mga Pilipino, may yumakap sa kolonyalismong Espanyol. Ngunit may mga natatanging Pilipino na lumaban at nagpakita ng pag-aaklas upang ipagtanggol ang ating bansa dahilan sa pang-aabuso at pagmamalupit na patakaran. Bilang Pilipinong mag-aaral, nararapat mong pahalagahan ang mga ginawang kabayanihan ng mga ninunong nagtanggol ng ating bansa. Ilan sa mga katutubong Pilipinong nagtanggol sa bansa laban sa kolonyalismong Espanyol ay ang mga sumusunod. Pag-aalsang agraryo. Dulot ng mga pang-aabuso sa agraryo at pangangamkam ng mga praile ang lupa mula sa mga katutubo. Sumiklab ang pag-aalsa sa Katagalugan sa pangunguna ng mga bayan ng Lian at Nasugbo sa Batangas. Pag-aalsa ni Hermano Pule. Pinakatanyag na pag-aalsang panrelihiyon na pinamumunuan ni Apolinario de la Cruz. Itinatag niya ang Compradia de San Jose na kinabibilangan ng mga paring secular o paring Filipino o Indio. Dahilan sa pag-aalsa ay maaari lamang magsilbi sa simbahan ang paring secular at hindi nabibilang sa anumang ordeng relihiyon, samantalang ang mga paring regular o mga paring Espanyol ang may pagkakataong maging bahagi ng orden at manatili sa kumbento. Pag-aalsa ni Lacandula. Nagkaroon ng kasunduan sina Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi at Lacandula na hindi magbabayad ng buwis ang angkan niya. Ngunit tinanggal ang pribilehiyong ito nang palitan si Legazpi ni Guido Lavezares.
pag-aalsa ni Bangkaw at Tamblot. Naganap ang rebelyong panrelihiyon nang talikuran ng ilang Pilipino ang Kristyanismo. Ipinaglaban nila ang nakagisnang relihiyon. Pinamunuan ni Bangkaw ang Leyte, samantalang si Tamblot naman sa Bohol. Pag-aalsa ni Dagohoy. Dahil sa pagtutol ng kura na bigyan ng marangal na libing ang kanyang konstableng kapatid. Ito'y tinuturing na pinakamahabang pag-aalsa na pinamunuan ni Francisco Dagohoy. Pag-aalsa ni Sumuroy. Pinamunuan ni Agustin Sumuroy ang pag-aaklas laban sa Polo E Servicio sa Samar. Ipinagutos ng mga Espanyol na magpadala ng mga polista na taga Samar sa Cavite upang gumawa ng mga barko na lubhang malayo sa kanilang tirahan. Pag-aalsa ni Diego Silang at Gabriela Silang. Dahil sa buwis at pagnanais na palayasin ang mga Espanyol, pinatay ang kanyang kaibigang si Miguel Vicos. Ipinagpatuloy ni Gabriela ang ipinaglalaban ng kanyang asawa. Pag-aalsa ng mga Igorot sa Cordillera. Hindi nagpabinyag ang mga katutubong Igorot sa relihiyong Kristyanismo na ipinakilala ng mga Espanyol at ang pagsuway sa patakarang monopolyo sa tabako. Mga Muslim sa Mindanao. Ipinamalas ang kanilang katapangan at nagkaroon ng anim na digmaang Moro. Isa na dito ay ang kauna-unahang jihad o banal na digmaan na pinamumunuan ni Sultan Kudarat. Pagpapahalaga sa pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Una, kaalaman sa kasaysayan ng ating bansa. Mahalagang malaman natin ang mga pangyayaring pagtatanggol ng mga katutubong Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol sa ating bansa. Malaki ang naging kaugnayan nito sa kasalukuyang panahon tulad ng kultura, kabuhayan, politika at relihiyon. Pangalawa, pagmamalaki bilang huwarang Pilipino. Itinuturing na bayani ang mga unang Pilipinong nagtanggol sa bansa dahil sa kanilang naiambag sa pagkamit ng kalayaan ng Pilipinas. Isa puso at pahalagahan ang mga kabayanihang ginawa ng bawat Pilipino para sa kalayaan. At pangatlo, pagsusulong ng karapatan. Ang bawat Pilipino ay may kakayahang ipaglaban ang karapatan at kalayaan sa wastong paraan. Hindi lamang sa pakikipagdigmaan nakukuha ang ating ipinaglalaban. Bukas na ang puso't isipan ng mga Pilipino na mas epektibo ang iba't ibang paraan sa pagsusulong ng karapatan. Upang lalo pang lumawak ang ating kaalaman tungkol sa mga Pilipinong nagtanggol laban sa kolonyalismong Espanyol, ay sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Para sa unang katanungan, sino-sino ang mga Pilipinong nagtanggol sa bayan laban sa mga Espanyol? Tama! Ang mga Pilipinong nagtanggol sa bayan laban sa mga Espanyol ay sina Lacandula, Hermano Pule, Diego Silang, Gabriela Silang, Bangkaw, Tamblot, Francisco Dagohoy, Sumuroy, mga Igorot sa Cordillera, mga Muslim sa Mindanao at mga katutubo sa Katagalugan. Para naman sa pangalawang katanungan, ano-ano ang mga paraan ng pag-aalsa na ginamit ng mga katutubong Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol? Tama! Nagtatag sila ng mga samahan na ginamit nila laban sa kolonyalismong Espanyol gaya ng Confradia de San Jose na kinabibilangan ng mga paring secular. Gumamit din sila ng matatalim at matutulis na bagay para sa kanilang pakikipaglaban. Tumanggi rin silang magpabinyag sa relihiyong Kristyanismo. Pangatlong katanungan, nagtagumpay ba ang pakikipaglaban ng mga katutubong Pilipino laban sa Espanyol? Pangatwiranan. Opo, nagtagumpay sa pakikipaglaban ang mga katutubong Pilipino dahil hangad nila ang kalayaan ng ating bansa laban sa mga Espanyol. Sila ay nagtanggol kahit buhay nila ang kapalit.
ibinuwis nila ang kanilang buhay sa pakikipaglaban. At para naman sa pang-apat na katanungan, paano mo pahahalagahan ang ginawang pagtatanggol ng mga katutubong Pilipino laban sa mga dayuhang Espanyol? Akin itong pahahalagahan at ipagmamalaki upang mas lalong yumaman pa ang aking kaalaman, maisabuhay na marangal at maibahagi sa aking kapwa. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Tukuyin kung ano o sino sa katutubong Pilipino ang inilarawan sa bawat pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Una, pinamumunuan niya ang pinakamahabang pag-aalsang isinagawa laban sa mga Espanyol. Sino siya? Magaling! Siya ay si Francisco Dagohoy. Pangalawa, ipinaglaban niya ang mga paring secular at nagtatag ng samahang Confradia de San Jose. Sino siya? Magaling! Siya ay si Hermano Pule. Pangatlo, mga katutubong hindi sumuko sa pakikipaglaban sa mga Espanyol at tinangging magpabinyag sa relihiyong Kristyanismo. Sino sila? Magaling! Sila ay ang mga igorot sa Cordillera. Pang-apat, pinamumunuan niya ang kauna-unahang jihad o banal na digmaan sa Mindanao. Sino siya? Magaling! Siya ay si Sultan Kudarat. At panglima, nag-alsa dahil hindi binigyan ng marangal na libing ang kanyang konstableng kapatid. Sino siya? Tama! Siya ay si Francisco Dagohoy. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Iguhit ang puso kung nagpapahayag ng pagpapahalaga sa pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. At tatsulok naman kung hindi. Una, gawing huwaran ang mga unang Pilipinong nagtanggol sa bansa. Ito ba ay puso o tatsulok? Magaling! Ang sagot ay puso. Pangalawa, tumalima ang mga katutubo sa patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa bansa. Ito ba ay puso o tatsulok? Magaling! Ito ay tatsulok. Pangatlo, mahalaga sa mga Muslim ang pagpapanatili ng relihiyong Islam. Ito ba ay puso o tatsulok? Tama! Ito ay puso. Pang-apat, pinahalagahan ng mga katutubo ang kinagisnang relihiyon kaya hindi ito nagpabinyag sa relihiyong Kristyanismo. Ito ba ay puso o tatsulok? Tama, ito ay puso. At panglima, huwag tularan ng mga unang Pilipinong nagtanggol sa bansa. Ito ba ay puso o tatsulok? Tama, ito ay tatsulok. Para naman sa pagsasanay bilang tatlo, sumulat ng tatlong kahalagahan ng pagtatanggol ng mga katutubong Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Buuin ang graphic organizer. Kahalagahan ng pagtatanggol ng mga katutubong Pilipino. Una, kaalaman sa kasaysayan ng ating bansa. Pangalawa, pagmamalaki bilang huwarang Pilipino. At pangatlo, pagsusulong ng karapatan. Para naman sa pagsasanay bilang apat, basahin ng may pangunawa ang mga sumusunod na pahayag o pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, sa kaninong pag-aalsa ang pagpapadala ng mga pulista sa paggawaan ng barko sa Cavite, malayo sa kanilang tirahan? A. Pag-aalsa ni Dagohoy. B. Pag-aalsa ni Sumuroy. C. Pag-aalsa ni Pule. D. Pag-aalsa ni Tamblot. Anong tamang sagot?
Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, pag-aalsa ni Sumuroy. Pangalawa, ang sumusunod ay mga mahalagang ginagawa ng mga katutubo sa pagtatanggol laban sa mga dayuhan maliban sa isa. Alin ito? A. Pagpapanatili ng kanilang pinaniniwalaang relihiyon. B. Pinaglaban ang kanilang mga karapatan at tungkulin. C. Pagsunod sa patakarang ipinatupad ng mga Espanyol. D. Pinahalagahan ang mga kasunduan at kabuhayan. Ano ang sagot? Tama! Ito ay letter C. Pagsunod sa patakarang ipinatupad ng mga Espanyol. Pangatlo, paano ipinagtanggol ng mga katutubong Pilipino ang bansa? A. Nakibaka sa mga patakarang ipinatupad ng mga Espanyol. B. Nakiisa sa alituntunin ng kolonyalismong Espanyol. C. Tinanggap at nagpabinyag sa relihiyong Kristyanismo. D. Ipinamalas ang katapangan laban sa kolonyalismong Espanyol. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Ipinamalas ang katapangan laban sa kolonyalismong Espanyol. Pang-apat, tinanggihan siyang maging pari at nagtatag ng samahang Confraria de San Jose. A. Sultan Kudarat. B. Francisco Dagohoy. C. Apolinario de la Cruz. D. Gabriela Silang. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C, Apolinario de la Cruz. At panglima, alin sa sumusunod na digmaan o labanan ang pinamumunuan ni Sultan Kudarat? A. Labanan sa Mactan. B. Digmaang Pasipiko. C. Banal na Digmaan. D. Digmaan sa Mindanao. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay Digmaan sa Mindanao. Para naman sa pagsasanay bilang lima, isa sa responsibilidad ng mamamayang Pilipino ay ang pagtatanggol sa ating bansa. Ano ang iyong saloobin sa mga sumusunod na sitwasyon na nagpapakita ng pagtatanggol sa bansa? Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Magbibigay ako ng halimbawang sagot para sa unang bilang. Una, pakikipaglaban ng mga sundalong Pilipino sa mga terorista. Ang aking saloobin ay ang mga sundalong Pilipino ay handang magbuwis ng kanilang buhay upang ipagtanggol ang ating kapwa laban sa mga terorista. Sila ang nagbabantay sa mga mamamayan na nasa panganib ng terorismo. Kaya nararapat na atin silang ipagmalaki, mahalin at igalang bilang ating mga bayani. At para sa pangalawa, mga demonstrasyon o welgang nangyayari sa iba't ibang panig ng bansa sa gitna ng COVID-19. Kayo na lamang ang magbigay ng inyong opinyon o saloobin para dito. Para naman sa pagsasanay bilang anim, ilarawan ang kahalagahan ng pagtatanggol ng ating mga ninuno laban sa kolonyalismong Espanyol sa pamamagitan ng mga gawain ayon sa inyong kakayahan. Pumili lamang ng isa. Pagguhit ng poster. Pagsulat ng tula o sanaysay. Paglikha ng slogan. Mga bata, pumili lamang kayo ng isa rito. At para naman sa pagsasanay bilang pito, suriing mabuti ang mga pangungusap. Isulat ang salitang tama kung kahalagahan ng pagtatanggol ng mga Pilipino ang isinasaad ng pahayag at mali naman kung hindi. Una, nakipagkasundo ang mga katutubong Pilipino sa mga Espanyol. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali! Pangalawa, sinuway ng mga katutubo ang patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa bansa. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama! Pangatlo,
mahalagang malaman ng mga kabataan ang mga ginawang kabayanihan ng mga katutubong Pilipino. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama! Pang-apat, ipinagsawalang bahala ang kabayanihang ginawa ng mga Pilipino. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali! Panglima, ipinamalas ang kagitingan ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama! Basahin ang mga sumusunod na pahayag na ito. Napag-alaman at nakilala ko ang mga katutubong Pilipino sa pagtatanggol sa bansa at ang kahalagahan nito laban sa kolonyalismong Espanyol tulad ng pinaniniwala ang relihiyon, karapatan ng mga katutubo at kahalagahan sa pamumuhay. Nalaman ko rin ang kanilang paghihirap at pagbuwis ng buhay para sa kalayaan, kaya dapat ko itong ipagmalaki at pahalagahan upang mas lalong yumaman ang aking kaalaman, maisabuhay ng marangal at maibahagi sa aking kapwa. Ayan mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!